Isa na namang bago nating kaibigan, mga kapatid, mula kay Dunong TV. Yan ko nakikita nyo, no? Dunong TV. Kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, mga kapatid, ay gumagawa tayo ng mga reaction video sa iba't ibang video dito sa internet. At sana mabisita mo rin itong channel ni Dunong TV. Mataas na rin ang subscribers niya, no? At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa kanya, bisitahin mo at subscribe ka na rin. Napakarami ng mga magagandang istorya ang mapapanood mo sa kanyang channel, no? Isa na to. Isa na to sa re-reaction video natin, no? Mga anghel sa kalawakan. Nakita ng mga Soviet cosmonauts. Oh, cosmonauts, mga kapatid. Astronaut din yan, no? Sa, halimbawa, sa Amerika, astronaut ang tawag. Sa NASA, sa kanila naman, cosmonauts. Pero pareho lang yon. Dunong TV, mga kapatid. Ito ang panonoorin natin. So, totoo kayang mga anghel to, no? Baka edited lang din, no? Tignan natin, mga tol. So, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Mga anghel sa kalawakan, nakita ng mga Soviet cosmonauts. Facts of Knowledge, Dunong TV. Kilala natin si Neil Armstrong bilang kauna-unang tao na nakatapak sa buwan sa pamamagitan ng Apollo 11 space mission. Ito din ang nagpanalo sa kanila sa tinanghal na space race na naganap taong 1955 hanggang 1975. Yon, kaya pala nagiging matibay sa paniniwala ng ilang percent na ba? 1% ba? 3% ng populasyon, mga kapatid, ng Amerika, na hindi daw totoo yung pagtapak ni Neil Armstrong sa buwan dahil meron ngang race, no? Merong race at the same time, marami na rin silang inilabas na ebidensya na hindi daw totoo yon. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid, nandoon pa rin ako sa undecided, no? Kayo pa rin ang bahala mag-decide. Sa tingin ninyo, totoo ba na si Neil Armstrong ang first man on the moon o in the moon o kung ano man yan? Pero ayaw niya kasing manumpa sa Bible, eh. Yun ang ewan ko. Ewan ko bakit. Di ba siya naniniwala sa Bible? O di man siya naniniwala sa Bible, dito sana walang ano yun, walang halaga sa kanya. Manunumpa siya kahit kailan niya gusto, di ba? Tutuloy natin. Naisingit ko lang. This race na naganap taong 1955 hanggang 1975 sa pagitan ng US at USSR. Pero pamilyar na ba kayo sa kwento ng ibang astronauts kung saan nakakita daw sila ng kakaibang nilalang sa kalawakan? Noong July 12, 1984, ilang Russian cosmonauts ang ipinadala sa Soviet Space Station o Salyut 7. Ito yung ikapito sa unang space station na nag-orbit sa space mula sa Soviets. Ang Salyut 1 noong April 19, 1971, bago pa man ang ISS, kung saan noong 1984 ay nakakita di umano sina Commander Oleg Atkov, Cosmonaut Vladimir Solovyov at Leonid Kizim. Kung hindi kayo naniniwala sa NASA, huwag kayong mag-alala, mga kapatid, dahil hindi sila mga taga-NASA, no? Ibang space station sila, mga kapatid, no? Nang kakaibang maliliwanag na Orange Dash Clouds mula sa bintana ng Salyut 7. Totoo ba to? Cosmonauts Vladimir Solovyov at Leonid Kizim ng kakaibang maliliwanag na Orange Dash Clouds mula sa bintana ng Salyut 7. Ayon sa kanila, ay halos mabulag sila sa taglay na liwanag na mga ito. At una nilang naisip na baka isa lamang itong reaction mula sa pagtagas ng gas sa kanilang station. Pero laking pagtataka nila na parang nababalutan ng kakaibang mga liwanag o dash clouds na ito ang station nila. Itong picture na to, sa palagay ko, edited kasi magkakamukha yung tatlong yun, eh, no? Magkakamukha, eh. Hindi ko alam kung ito actual picture ba, pero kung ako tatanungin, no, para sa akin, parang edited siya, mga kapatid, kasi similar bawat isa, eh. Binalibaliktad lang, eh. Tinitigan nila itong mabuti at ilang segundo ang lumipas ay unti-unting nabuo ang mga dash clouds na ito sa isang maliwanag na imahe na ayon sa kanila ay parang maliliwanag na nilalang na may tansyang taas na 80 feet at nagtataglay na maliliwanag na pakpak at halo
na maihahalin tulad natin sa isang anghel. Ayon sa kanila ay pito ang mga ito at pare-parehas nila itong nasaksihan. Bagamat nang inilabas nila ito ay dinismiss lamang ito ng mga space officials ng Soviets at kinonsidera ito bilang isang group hallucination dahil sa oxygen deprivation at pressure fluctuation. Nawala ito sa usapan dahil noon, ngunit naulit na naman ito nang 3 cosmonauts muli ang sumama sa Salyut 7. At lahat muli silang 6 ay nakita ang mga kakaibang nilalang na ito na sumasabay sa takbo ng kanilang station. So hindi lang isa ang nakakita, no? Hindi lang dalawa, marami, no? Pero may ano sila, may explanation. Oo nga naman, kapag ka medyo nagkukulang ka na sa oxygen, mga kapatid, magkakaroon ka talaga ng hallucination. Pero hindi malabong mangyari, no, mga tol, na posibleng may nagpakita nga sa kanila. Hindi natin masasagot yan dahil sila nakakita, eh. Ibang nilalang na ito na sumasabay sa takbo ng kanilang station. Mapapaisip ka na lang kung paanong lahat ng mga cosmonauts ay nagkaroon ng iisang imahe kung nagkataon lamang ito. Oo. At isa nga lamang itong group hallucination. Dahil imposible magkaroon ang magkakasamang tao ng pare-parehas na hallucination. Tama. Mula sa kanilang isip. Tama, posibleng magkaroon sila ng hallucination, mga kapatid, dahil totoo naman talaga na kapag ka nagkakaroon ka ng oxygen deprivation, deprivation ba tawag doon? Basta pag nagkukulang ka sa oxygen, eh posibleng magkaroon ka ng hallucination. Pero malinaw na pwedeng mangyari na iba ang hallucination mo sa hallucination ng kasama mo. Eh ang problema rito, mga tol, 6 sila at pare-pareho sila ng nakita, 'di ba? Pare-pareho sila ng nakita. So hindi mo masasabing hallucination 'yun, 'di ba? Ang tao ng pare-parehas na hallucination mula sa kanilang isip. Mm-hmm. At kung iisipin, ano naman ang mapapala nila dito? Kung gayon ay maaring totoo nga ito at maaring ding hindi. Kayo na po ang bahalang humusga. Kung makikita nyo sa iba't ibang lugar at kultura ng ating kasaysayan ay nakakabit na ang mga nilalang na may pakpak na kinikilala pa nga ng ilang kultura bilang Diyos. Katulad ni Garuda ng mitolohikang Hindu. Maari bang inukit ng mga ninuno nila mula sa kanilang hallucination o imagination, o baka naman paglalarawan ito ng mga nilalang na nasaksihan din nila kagaya ng mga Soviet cosmonauts. At hindi lang naman ang cosmonauts ng Salyut 7 ang nakakaranas ng ganitong bagay, kundi madami ding claims mula sa ilang pang Russian cosmonauts na kahit sila din ay may kakaibang karanasan na nasasaksihan sa kalawakan. Ano pong konklusyon nyo sa mga nakitang anghel ng mga cosmonauts? May katotohanan kaya? O baka hallucination nga ito? Comment down below, mga ka-dunong, at ating babasahin yon. Tulad nga ng sinabi ni ka-dunong, no? Ano ang inyong naging komento? Pero ako, mga kapatid, no? Posible nga, oo, na magkaroon sila ng hallucination. Pero magkakaiba. Kasi individual na mga tao sila, eh. Iba yung pwedeng ma-hallucinate nito at iba rin yung sa kabila. Pero sabay-sabay sila, 6 mga tol, pare-pareho nang nakita. Grabe, no, nakakamangha. So ano ang masasabi ninyo rito? Tunay nga bang anghel ang nagpakita sa kanila o mga alien? Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Comment niyo yan sa baba at babasahin natin yan sa susunod nating video. Pero bago tayo magtapos, syempre, tulad ng ating nakagawian, eh magsha-shoutout muna tayo at the same time ay magbabasa tayo ng inyong mga naging comment. Shoutout kay Hiner Angelo Limasin. Yan, Sir Shobal, off topic lang, pwede ka bang gumawa ng reaction video about Leo Echegaray? Naririnig ko kasi hindi naman daw talaga siya ng gahara. Oh, tignan natin, gawa natin na ng ano, no, ng reaction video, mga kapatid. Shoutout din, ay salamat kay ano, Hener Angelo Angelo Limasin yan. Shoutout kay Master Direct Vlog. Tama ka, kapatid Shobal, sa bahay namin sa Mindoro na nakabaon sa baitang nahagdanan na semento, mga barya noon pang 1972, mga silver pa, pero ngayon wala na, may kumuha na. Paniwala na mga magulang at lola ko, pampaswerte at iwas diskrasya daw. Yun yung ano sinasabi ko sa inyo, mga yung bata pa kami nakakita ko dun sa mga bahay ng mga kababata ko, mga kapatid. Bago pumasok sa pintuan nila, may mga nakabaon na barya sa
harap ng pinto nila, no? Ang galing. John Carlos Garcia. Ayan, shoutout sa iyo kapatid. Sayang hindi masyado na elaborate yung alien coin. Oo nga, no? Pero okay lang, at least nakakita tayo ng alien coin. Shoutout kay Siron Abion. Ay, grabing katatakutan naman. Sana iba naman, boss. Di pa shoutout sa mga taga-Lambique, Pilar, Sorsogon City. Shoutout din kay JC. At shoutout kay Cheche. Ang kagandang barya, sarap magkaroon yan. Meron lang kaming barya yung pisong kalabaw. Ooh. At saka yung 2 pisong may puno ng nyug. Natatandaan niya yan yung... Ano ba yun? Octagon ba yun? Hindi ko maalala kung octagon ba yung shape nun. Well, anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Sana inagustuhan ninyo itong ginawa nating reaction video ngayon tungkol sa mga anghel na nakita ng mga Soviet cosmonauts. So, ano masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli. Ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.